ano, yung mga parts ninyo yan, buka po rin. Meron din ako nakikita sa mga eBay na may nagtatanong pa nga. Sabi, pumunta ako sa Vatican nung ganitong taon. At meron kasi yung custom na hindi ko alam kung ibang yung bibili ka ng Gepetto, yung Skalka, ginagawa yata ng Kusanti. Tapos, basta tamang tay, ipagpapalit mo. Akala ko dito paglalabas na sa bintana, lahat. Yung rockstar. Pinagpapalit. Alam ko si Paul Francis, sinilip niya kung tamang tay. Hindi ko ni Melo, pinagpapalit. Yung iba naman ang ginagawa, ito ang porta ng lalian. Iba ba? Ano ba kasi? 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 Ano ba kami mga nagsitip po at ang mga nagsitip po na sinipo at yung mga weaknesses po nung nasabi ng mga edits po talagang gusto yung investigation po talaga hindi basta-basta ito po yung sir, ito hinawakan ko yung drum code sa atin yung drum code sa ibang relic na nakikita ko parang meron silang mga lock key ito po ipadala po sa o din ni Bessie ko. Nanahawa ko na itong carpet at saka yung seat cover ng Pope Bobby. Yun, ang ano nga is, so masusi talaga yung authentication ko. Masusi talaga yung authentication ko. Yung mga nakikita niyo po mga relic, boxy, yun po yung nagtatanda po na ang isang relic po ay authentic. Or toto ko po. At meron din pong kasabay po sa nag-certificate of authenticity galing po sa Constitution. Ayun po yung tinatawag na certificate of authenticity. Opo na sinasabi po na ang relic po nito, authentic, na ano na, bigahan, at na ano po, at napatunayang makatotohanan. Pwede rin po para, opo, may document na kasama. Pwede rin po na mga, pwede rin po kung med, ano, meron rin po mga pictures. Pwede rin po as long as may witness po, evidences po, like pictures, mga witnesses po na makakapagpatunay po ng mga relics po na yan ay potential. Yun nga dun sa ano, kunyari dun sa mga skull cap. Ang nakikita ko skull cap ni Pius the 12, ganyan. Usually yung mga yung ano, yung tama na ba, pwede na ba yung kunyari yung sekretarya ang nagsulat? Sekretarya ni kaya, ni John Paul na kayo po. Opo, makakonsider po siya kasi po siya po ay witness. Doon po sa ng mga nakikita po yung mga kagamitan ni John Paul at nakasama rin po niya kasi si John Paul na siya kayo na long time. So, yan. Ang authentic, may document of ano, authenticity at ayan, para makatunayan na authentic. Kasi na meron yung iba na halo na sa, baka mamaya na halo sa renewal iba. Doon sa nabasa ko nga dito sa book ni Brother Bill. Hindi po ko nga ba nabasa dito. Hindi nga doon sa ilalim na sa katakog. Di ba kasi parang puro buto po siya. Na baka may possibility na dahil nga na ayaw na. Di ba? Nakikita natin yung kapag-undas palagi sa Manila North. Di ba? Yung mga apartment type na punta. Yung baka na yun. Iba nakakalat na yung buto sa Manila. So, ang lahat ba ng body part pwede, basta body part pwede ko i-gawin yung first consider the first class. Opo, at lang ako body part po yung hair, pwede rin dito ang mga body part ko meron pa nga po yung suggested Ivan may sipa niya ng daliri mga himpa niyang bone ang daliri po niya tapos po mga bone mga bone flesh, sabi ko yung flesh, yung naman po, ay balas. Ang pang-popresyon na presyon. Ginawa niya siya ng wax. Tapos nandun sa loob ng mga mga. Yung kay Padre Pio, hindi yung sa ano, sa Italy. Di ba parang makikita natin? Pati actually naman si John the 23rd. Declared ba siya ng incorruptible o
meron pong siyensa. Kasi di ba nakikita natin mukhang life-life si Padre Pio? Yun. Ano ba yun? Parang, kasi may nababasa ako, silicone, panilagyan ng mask para hindi masyado mag- kasi pag tinignan mo rin si John the 23rd, Buong-buong. Pero ang totoo, kasi meron din naman, maganda yung discuss, yung mga incorruptible, diba? Si St. Bernadette, si Bill. Oh, yan. So, yun, pag pumunta ka talaga sa Lourdes, makikita mo yung katawan niya. At pag sinabi nga nila, kapag sinugasan mo yung tubig. Sabi, comment ulit ni Ariel Dixon, nabanggit natin yung sa yung mga nagdodenta. Yan, walang monetary value ang religious relics. That, hindi ito na isasaloob sa larangan ng komersyong pandemic. Yun ang sadly nga, yun, sinakakapita ko. Kasi nga, ang value nito, yun nga, yung history niya, tapos yung love, di ba, na-attach to religious. Para ano ba ang importansya para sa isang tao sa isang na makakita or meron kang possession na ba't isa na mahawakan, nakakalakan ng religion? Paano ka nakakatulong sa pananampalataya? Kunyari, meron na ako third class relic na cloth na dinampi sa parelic ni St. John Paul II. At meron ako nun. Ano po ang value, anong naidadagdag mo sa pananampalataya ng isang tao? Kasi sasabihin nila, eh, ginagawa niyong agiman, anting-anting. May gumagano'n eh. Oo. Parang how does it really help kung meron kang relic in your pocket? Katuloy na lang sinasabi na hindi siya anting-anting, wala kang magical powers. Kaya may relic, tapos kaya sa pinupunas-punas, is para dumagdag yung devotion ng isang tao doon sa saint na yun. At the same time, maging mas prayerful yung